So guys, ang gagawin ko ngayon ay itong AC unit standalone para sa supply ng computer room. Ang nagiging problema niya, nag-high temp sa pinakakwarto mismo ng computer room, server room ng barko. Ang nagiging visual effect ng problema nito, itong high pressure niya bumababa, itong low pressure gauge bumababa din. Yung nagiging cost ngayon niya, yun ang aalamin ko. Yan kasi ang authorized ng cruise industry with certificate. Ang una ay i-coconnect na muna natin yung mga hose. Itong galing sa system sa low side niya, suction line connected sa inlet ng recovery machine. At itong outlet naman niya connected dito sa gas line ng tangke. Pag magre-recover ka, kailangan natin na sa gas magdadaan. Dahil gas sa recovery ang gagawin. Simula na mag-recover. Ang pressure niya is nag-start sa 8. Ang high pressure side. Ito naman kanina 3. Ayun na siya ngayon, bumababa na. Mas unang bumaba itong low side gauge dahil sa low side ako nag-recover. Kailangan kong gumamit ng magnet para i-open itong high side solenoid valve para mahigop din yung nasa high side. Kasama na din sa mga papalitan ito yung mga strutter valve nitong curtain line tsaka sa high side. Importante yung palitan yan dahil nasisira na yung gasket. Ito dito sa high side, more on sunog, wala namang goma, wala nang goma dito. Ayan, wala na siyang goma. Po, hindi makita masyado. Pero ito yung luma na walang goma. Ito naman yung may goma. Tayo magpakita. Sige na, ano sa yan? Sabi yun. Sira to dahil dito. Ito mas sirain dahil ito yung high side. Mainit ang dumadaan dito. Mas madaling lumutong. Kasi ito yung sa low side. Natanggalin ko din para palitan. Nakabit na itong high side niya. Magtaka kayo ba at high side blue ang gamit. Importante tama gauge mo. Hindi na importante yung color code niyang gamit kung pabisado mo naman. Actually ang yellow common.
Pero nandiyan sa low side ko nilagay. Importante alam mo yung ginagawa mo. Guys, ito po yung isang malaking leaking na nakita ko. Okay, shortage siya ng nitrogen. Ito siya sa access valve papunta ng high pressure switch. Connected siya. Kitang-kita naman yung leaking. Ayan, lumulobo na yan. Sa malakas na leak. Obvious naman. Naubos ang ating. Guys, ito yung hindi magandang practice sa refrigeration, air conditioning at refrigeration. Yung gumamit ng Teflon sa mga thread. Yan ang naging cause kung bakit nagkaroon ng malaking leak dito. Lalo na, high side ang kinabitan pa niya. Ano mangyayari sa plastic pagka sobrang init? Tutunaw o kaya lulutong. Yan, dapat ito. Copper washer lang. Nilagyan niya ng copper washer. Nilagyan pa ng Teflon. Maling-mali. At tingnan nyo yung magiging itsura. Risky yan sa compressor, sa system. Pag na-shoot yung Teflon na yan sa loob, pwedeng bumara pa yan. Ayan siya, dyan siya nagkaroon ng leak sa pinagkabitan ng access valve ng high side. Ay ginawa palang access valve para sa high pressure switch sa high side. Nakita mo naman yung discharge. Ngayon, kailangan maingat yung pagtatanggal ng Teflon niya. Maling-mali. Dahil itong valve na to, hindi lumalapat, naka-squat. Ilalapit ko sa kaibigan kong machinist, ipapa-repair siya. Lalagay siya sa korte para lumapat doon sa shell ng compressor. Ito na ngayon siya, yung natorno na ni kaibigang Ray. Nalapat na yan, hindi na tutukod. Okay, kakabit ko na. So, kailangan ito linis lang linis. Hindi pwedeng may tutukod kahit nakapirasong pintura o ribaba. Kaya kailangan linisin ang gusto. Para lumapat yung copper washer at saka yung tawag doon, valve. Gagawin yung access valve. So guys, ayun na, ikinabit ko na. Ginamitan ko siya ng copper washer at saka thread lock, high temp thread locker. Ayan. Patutuyuin ko na lang siya hanggang bukas, tapos pressure test ko ng nitrogen. Ito yung ginamit ko, yung Loctite thread locker. Ayan. Yan mismo. Suggested yan ng mga tropang machinist na malulupit.
Guys, eto na, gumagana na siya na maayos. Ito ang sukat ng standing pressure niya para sa low side at saka sa high side. Sa model na Carlyle, semi-hermetic, 3HP. Low side niya ay standing niya 3 bars. Ito yung sa 3 bars. Dahil nakailang minuto nang gumagana, bumababa hanggang mag-automatic. At sa high side naman niya, 10 bars. Yan yung kulay red. Itong red na to. 10 bars. At ang process naman kung paano tanggalin yung hose, standard dito sa standard ng sa pagkakalas naman ng mga hose, sa standard ng F-gas training, itong mga hose na to, itong required. Yung may meron siyang valve sa bawat connection sa access valve, katulad nyan. Bago mo siya tanggalin, ang una mong tatanggalin itong high side. Ito, nasa high side siya. Ang gagawin mo lang dyan, habang umaandar, kahit umaandar na high pressure siya, pwede mo siyang isarado. Naka-isolate na ngayon itong high side. Isolated na yan. Kahit na umaandar siya, pwede mo na siyang buksan dito sa valve niya, sa gauge, para higupin naman ang low side. Dadalhin siya sa system. Walang matatapon na pre yun. Bali ganito yan. I-open mo lang dito. I-open mo yan. Mapapansin mo, in-open ko na. Nakasarado itong common galing sa tangke, pero ito na siya dahil wala na, hindi na tayo magkakarga eh. Sakto na yung karga niya. I-open ko naman itong low side para higupin. Yan. Mapapansin nyo, bumaba na yung sa low side, sa high side. Yan eh, yung hanggang dyan na lang yan. Hindi na masasagad ng zero. Ngayon, sasarado ko na. Napaka-babang pressure na yan. Kapirasong gas. Pero hindi pa rin itatapon yan. Nakasave yan dito sa hose. Kaya malaking bagay yung ibang bawat klase ng refrigerant, ibang hose at saka ibang gauge ang gamit. Para na isisave, hindi na itatapon sa environment o sa kalikasan yung ano, sa hangin yung preyo na natitira sa hose. Ngayon, kung mapapansin nyo, ito nakasarado. Hindi siya, nakasarado na din uli itong high side. Itong low side, sasarado ko na din. Ayan, ganyan na siya. Sarado na. So yun, ganoon lang yun. Mamaya naman kung paano tatanggalin yung hose. Kasi sa ngayon na umaandar yung unit, ito, malakas ang pressure nitong kakapiraso na to. Kaya huhugutin ko siya mamaya, yung nakapatay na yung unit, naka-pump down siya.